Do you see my screen? Yes po. Yes po. Okay, so good afternoon everyone. So last time we discussed the internal and external environment. So under external environment, we discussed na meron tayong dalawa na under nun, which is the micro environment and the macro environment. Ngayon, hihimay-himayin natin yung micro and macro environment. But for today's lesson, we will only discuss the macro environment. So pag sinabi natin macro environment during our previous discussion, it means broad environment or malawak yung sakop niya. Now, can you please read Tom, learning objectives? Hello, Tom. Do you hear me? Okay, sige. Fiona, can you please read? Baka na-disconnect si Tom. Hello? Class, ako na lang, ma'am. Ako na lang po. Okay, sino niyan? Okay, Erica. After the compilation of the chapter, student should be able to define the macro environment, discuss the type of environment, and explain how the different types and different types of environment impact that hospitality and ay okay na yan, hindi ko lang natanggal yung end. So thank you very much, Erica. So these are the learning objectives that you should learn or you should be acquiring at the end of our discussion class. So moving forward, let's define again what is macro environment. So as you can see, class, connected lang or interconnected lang yung mga lessons natin. Paulit-ulit lang siya, so dito lang naman siya iikot. Pag sinabi nating macro environment, class, can you please read, Carmela? Macro environment can be described as the collection of those factors and conditions which has the capability of influencing the business positively or negatively. Macroenvironment is the type of external business environment in which the firm and its microenvironmental forces exist, which gives opportunities or pose threats to the firm. Okay, thank you very much, Carmela. So class, pag sinabi nating macroenvironment, these are the things or these are the factors affecting affecting the organization kasi nga it is placed outside the company or outside the environment. So these are the factor and condition which has the capability to influence the business positively or negatively as long as you will act or you will do something in order for this factors affect your business affirmly or negatively. So in simple terms, class, hindi siya makakaapekto ng diretso sa business mo if you don't act something or wala kang gagawin para maging affected siya or magkaroon siya ng effect sa business mo. Kasi nga, it is located outside your organization or outside your business. However, there are some factors that means macro environment gives threats or opportunities to business and other organizations. Now, let's discuss PESTEL analysis. So ito yung ginagawa natin sa pag-a-identify natin ng iba't ibang factors ng macro environment. So pag sinabi nating PESTEL, it is an acronym for the following factors such as political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal factors. So ito yung acronym ng PESTEL. So yung PESTEL analysis allows you to take a closer look of your company's macro environment. So the objective is to identify factors from all significant areas
of society which have a direct or indirect impact on your company and its activities to on the market. So ibig sabihin, class, itong PESTEL analysis, isa siyang format or isa siyang template para when you are doing a research or when you are doing a feasibility study about your macro environment or about the factors outside your company, ito yung mga kailangan mong gawin or kailangan mong alamin. Ano ba yung political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal factors na nakakaapekto para mas mapalago or mas ma-develop mo yung products and services mo sa business mo or sa organization mo. So, pag magre-research ka about your macro environment, yung template na PESTEL, ito yung focus mo para ito yung bibigyan mo ng time, kunin yung mga details or yung mga factors na kailangan mong alamin. Okay, next. First, let's discuss political. So ito yung PESTEL diagram, class, political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal. Now, umpisahan natin sa political factors. When we say political factors, ito yung mga bagay or mga aspeto na nangyayari sa gobyerno or mga pagbabago or additional na may connection sa laws and regulations na sinasabatas or ginagawang batas ng mga politicians or mga lawmakers. So katulad ng country's economic system, so gaano ba kabagsak yung ekonomiya natin or gaano kataas yung ekonomiya natin? So yung pagbaba at pagtaas ng ekonomiya natin, may factors yan sa business. Current and foreign currency or yung policy, yung palitan. So pag ba mataas yung palitan ng dolyar, lugi ba tayo, class? Okay, so hindi tayo lugi yung mga nandito sa Pilipinas. Kasi pag nagpapalit tayo ng dolyar, tas nandito tayo sa Pilipinas, class, malaki yung mapapapalitan natin. $1, for example, is 255 pesos. So hindi tayo lugi doon. Pero yung mga nasa ibang bansa na pupunta sa Pilipinas na ang hawak nila e dolyar, mababa yung palitan sa kanila. Or mababa yung pera or yung value ng dolyar sa kanila. Katulad ng mga OFW families natin. So sa kanila, mababa yung kinikita nila doon kasi yung dolyar na palitan is mababa. Next, stability of the political system. Pag sinabi nating stability of the political system, class, yung gobyerno ba natin, yung mga senators ba natin, yung mga congressman ba natin, tapat ba sila sa servisyo nila, ginagawa ba nila yung trabaho nila? Kasi if they not doing their job, so yung mga pagpasa ng mga batas, yung pagsasagawa ng mga pag-i-impose ng mga taxes, merong connections dyan yung mga business or yung paggagawa ng mga products and services. So for example, nililimitahan nila yung pagpasok ng mga asukal sa bansa natin. Syempre ikaw, when your business is a milky business or your business is a pastry business, mahal yung puhunan mo sa asukal or mawawalan ka ng raw materials na asukal kasi nga pahirapan pumasok. So it affects freedom of press. Pag sinabi nating freedom of press, may kakayahan ka ba or may karapatan ka bang mag-voice out ng opinion mo? Yung opinion mo ba, pinakikinggan ba siya ng madla or ng tao? Or walang karapatan magsabi ng nararamdaman mo or ng gusto mong sabihin doon sa business mo? Kasi yung government, pinipigilan yun. Hindi ka pwedeng mag-express ng emotions mo sa TV, sa radyo, or sa advertisement. Level of bureaucracy and corruption. So, talamak ba yung corruption? Kasi kung talamak yung corruption, ikaw, nagbabayad ka ng taxes. Pero yung taxes mo, hindi mo naman alam. Yung binabayad ng economy, ay ng business mo, hindi mo alam kung saan ginagastos ng gobyerno. So, kulang sa transportation, sira-sira yung mga kalsada. So, how are you going your market to reach you? Kung yung transportation, yung safety, hindi nabibigyan ng finances or ng budget. Security policy, yung safety and security ng mga tourists, for example, or ng mga traveler. So sa tingin nyo ba, pupunta yung mga tao sa Lebanon? Magta-travel yung mga tao sa Lebanon kung alam nila na pwede silang masabugan ng granada doon or mapatay sila doon dahil sa giyera? So yung tinatawag nating security policy. So pag sinabi nating political
factors, lahat ng aspects or lahat ng bagay circulating around government connections. Moving forward, economic factors. Pag sinabi natin economic factors, sa ekonomiya natin, yung galaw ng pera natin, yung galaw ng import and export ng mga products and services sa bansa natin. So ano yung mga factors na kailangan mong isaalang-alang when you are having your business or when you are developing your strategies for your business? Una, economic growth. Yung katulad ngayon, pandemic, bagsak yung ekonomiya natin. Now, as a business owner, how are you going to target your products and services? Paano mo sasabayan yung economic growth pag nawala yung pandemic? Anong strategy yung gagawin mo? So, paano ka makakasabay sa pag-unlad ng isang bansa towards your businesses or towards your products and services? Next, gross domestic product. Pag sinabi nating GDP, yung kabuuang kita ng mga products and services na nabenta sa buong bansa, sa loob lang ng bansa. So, kailangan isaalang-alang mo din yan. Iisipin mo, ay, mas malaki ba yung kinikita kapag nag-i-import ka or mas malaki yung kinikita kapag within the country lang ako mag-focus? So, yung tinatawag nating gross domestic product. Next, population. Yung target market ko ba, ilan yung population sa bansa? Baka yung target market mo, vegan, yung mga vegetarian. Pero yung population nila dito sa Pilipinas, 1% lang. So, very minimal. So, you have to check the population of your target market. Production conditions. Pag sinabing production conditions, for example, you want to, gusto mo mag-business ng wines. However, hindi naman nabubuhay masyado yung mga grapes or mga ubas sa bansa natin. Meron sa La Union, pero kokoonti lang yung plantation. So, ikaw gusto mong maging manufacturer ka ng wines, kailangan isaalang-alang mo muna. Yung raw materials ko ba sa productions ko available dito sa bansa? Or kailangan ko pang mag-import sa ibang bansa? Pag nag-import ako, sobrang mahal, ang laki ng kapital. So, yun yung kailangan mong i-check. Consumer behavior, yung mga mamimili mo ba, mahilig bumili ng wines? Or mas inuuna nila yung daily needs nila? Ano yung buying preference nila? Gusto ba nila mga vegetarian food or yung mga snacks food? Mahilig ba sila sa veggies or sa fruits? Anong focus nila? Hotels ba or Airbnbs? Mahilig ba sila mag-travel or hindi? So yun yung tinatawag natin consumer behavior. Capital flow, yung capital mo or yung budget na meron ka para mapatakbo yung business mo. Import-export, yung mga documentation ba for import and export, mahirap bang i-apply? Or yung mga rules and regulation na kailangan i-follow sa custom. Pag wala ka bang connections, hindi ka makakapag-import, hindi ka makakapag-export. Pag marami ka bang connection, mas madali mong madidistribute yung products mo outside the country or inside the country. So, yun yung import and export. Lastly, stock market strength. Pag sinabing stock market strength, ito yung mga chips or yung mga ginagamit natin sa pag nag-i-invest tayo sa mga blue chip companies, yung mga malalaking kumpanya. So, pag sinabing stock markets, yung mga merong mga bonds, merong mga money, currency, pero hindi mo pa napapakinabangan, nilalaro siya sa Philippine Stock Exchange, sa Europe Stock Exchange. So, yung tinatawag nating stock market trends. Bagsak ba siya? Okay lang bang bumili ngayon ng stocks or hindi? Kailangan ba gantong araw ako bibili or sa next day na lang? So, yun yung tinatawag nating knowing the market trends or the stock market trends. And credit availability. Meron bang mga nagpapautang sa bansa? Yung mga bangko ba dito sa bansa natin? Nagpapautang ba sila sa mga business owners? Gaano kahirap mag-apply ng loan? Gaano kahirap mag-apply ng credits? So, yun yung tinatawag nating credit availability. So, these are the economic factors. Next is social cultural factors. Ito naman is about sa tradisyon, sa paniniwala, sa behavior ng isang grupo or ng isang tao. So about emotional to class, subjective. Now, ano yung mga dapat nyong isaalang-alang? Age distribution. Sa Pilipinas ba? Anong edad yung may pinakamaraming population? Mga millennials ba? Mga centennials ba? Mga baby boomer? So yun yung tinatawag nating age distribution. Next, social classes. Mas marami bang mayayaman?
mas marami bang mahihirap o mas maraming nasa middle class? Life expectancy, gaano katagal ang buhay ng mga nasa Pilipinas? Up to 70 years old ba? 80 or 90? Yun yung average na nabubuhay yung tao sa bansa. Population growth rate, ilang bata ang pinapanganak araw-araw? So yun yung tinatawag nating population growth rate. Language, ilang dialect meron ang Philippines? Class, ilang dialect meron tayo? Anyone who can guess? Anyone? Okay, so 8. We. Okay, so okay, are you sure? Okay, dialects class, we have 111. Pag sinabi nating dialects is ito yung sinasalita or yung ginagamit ng bawat tribo or bawat ethnic groups sa buong bansa natin. So we have 111 dialects as of 2021. Ma'am, nagbabago po ba siya? Yes, kasi naisasama natin dyan yung mga gay lingos, yung mga G words. So kasama yan class ha, don't forget. Now, ilang language meron tayo sa Philippines? Any guess? Ilan? Anong language natin? Dalawa isa po. Okay, narinig ko yung tamang sagot. Isa lang class. Language natin as a Filipino citizen is Filipino. So pag sinabi nating language, ito yung declared ng ating constitution. So ang 1987 constitution natin, Philippine declared language is Filipino. Yung English kasi class is international language siya or common language. So our first language is Filipino. So yun lang yung declared ng constitution natin. But we are speaking in English, pero hindi yun yung declared ng constitution. So isa lang ang meron tayo class, Filipino lang. Pag sinabi naman nilang, ilan yung sinasalita nyo? Yun, pwede nyong sabihin. English, Filipino, yun yung mga dialects. Next is wealth distribution. Pag sinabing wealth distribution, pantay ba yung pagkakahati ng yaman ng bawat tao? Siyempre sa Philippines, obviously hindi. Kasi meron tayong sobrang hirap, meron tayong middle class, meron tayong upper class, meron tayong elite, and meron tayong super elite. So hindi pantay yung wealth distribution natin. Level of education. Ilan ang percentage ng mga taong nakapagtapos sa Pilipinas? Yung college graduate, yung PhD, yung master's, yung undergrad, yung high school, yung elementary graduate. So yung tinatawag nating level of education. Family size and structure. Ilan ang average family members sa isang family? 5 ba? 3 ba? 7 or 8? Structure, pag sinabing structure, are you living with your grandparents or grand or may asawa na yung iba mong kapatid pero sa inyo pa rin nakatira? Or merong kayong family na pag nag-asawa yung mga kapatid nyo, bumubukod na sila? So yung tinatawag nating family structure. Moving forward, technological factors. Ito yung technological factors is yung development or yung innovations ng different equipments, machines, and technologies. So now, ano yung mga factors? First, government expenditure on research and development. Meron bang pondo ang gobyerno para sa pagbili ng mga makabagong equipment or machines? Second, level of innovation. Marami ba tayong scientists? Marami ba tayong inventor dito sa Pilipinas? And kung may mga nai-invento ba sila, sinusuportahan ba sila ng government? Paano yung sinusuportahan ng government? Next is access to new technology. So for example, sa Japan, robotics na yung mga hotel. So meron na silang mga machines na robots. Can you please, anyone who can give me an example na meron tayong access sa new technologies na nakapagpadali ng business ng isang organization? You may raise your hand. Anyone?
Yes, Carmela. Sa ano po, ma'am, di ba sa mga fast food restaurants po, ang way na po ngayon ng pag-order is yung ano na, automated na. May parang screen, tapos dun ka lang magta-touch ng ano, magpe-place ng order po. Carmela? Hello po. Okay, so perfect. Tama yung sinabi mo, Carmela. Yung automated sa McDonald's, sa Jollibee, sa mga fast food. As you can see, di ba, pwede na kayong mag-order sa monitor. And then may lalabas na lang doon ang number or pwede mo siyang bayaran via GCash or yung mga cards mo or cash. Pero may number ka na, na-advance na yung order mo. So very good. That's one technological innovation. Another, Steven. Yung mga card reader po, ma'am. Can you give me an example of a card reader? An example po is yung credit card ko po. Pag magsha-shopping ka po, ilalagay lang po nila, then ayun po, automatic na siyang magbabayad. Okay, very good. So correct. So card reader, correct siya kasi it is the payment system. Instead na uhugot ka pa ng pera, magwi-withdraw ka pa. For example, bibili ka ng Rolex. Eh yung Rolex worth 1.5 million. So alam naman mag-withdraw ka sa banko tapos dala-dala mo isang bag na 1.5 million. So yun ay may risk sa security. So tama yung sabi ni Steven, yung sa card reader ng mga credit cards or debit cards. So tama yon. Lastly, Mark, Justin, I saw you are raising your hand. Hindi ako sure dito, ma'am. Ano, ma'am, yung sa ano, ma'am, yung may ini-scan na lang. Halimbawa, ma'am, pagpapasok ka sa... Yes. Tama ba yun? Oo, tama. QR code. QR code. 7-Eleven. Pagpapasok sa mall, hindi ka na mag-fill up. I-scan mo na lang, tapos pwede ka na maka-enter. Okay, very good, Justin. So yun, correct siya, class. Innovation din natin yun ng technology. Before, kailangan pa natin mag-fill out. Ang sulat lang ang haba-haba. Tapos naiinis tayo kasi ang init-init, ang haba ng pila. Now, meron na tayong mga barcodes, meron na tayong mga scanners. Tatapat mo na lang doon yung barcode ng cellphone mo. And then, ayun na, makaka-enter ka na, makaka-login ka na, or makakapag-fill out ka na. So that's what you call access to new technologies. Next is disruptive technologies. Pag sinabing disruptive technologies, nalalaman mo dapat ano yung mga technologies na hindi mo dapat i-avail or bilhin for your company kasi meron siyang risk na pwedeng madala sa company mo. So can you give me an example of disruptive technologies na pwedeng makasira sa company mo if you purchase it? Somehow, pwede siyang makasira. Meron siyang positive, however, meron din siyang negative. Anyone? Especially sa hotel. Yes, Krizan. Ano po? Para po sa akin yung mga robots po. Yung mga ano po, yung, di ba meron po ngayon ng news po, nagsasabi na, meron po mga robots na nagbibigay na po ng services sa mga tao. And kung investment po tayo, sobrang malaking, malaki po yung impact sa atin. Hindi lang po, meron po sa manpower, kasi imbes na mapapadami yung jobs na magbibigay sa mga tao, hindi po. Yan po yung ano niya, disadvantage. Though magbibigay po sila ng ease sa pagbibigay ng services kasi hindi nga po sila napapagod. Yan po. Okay. Very good, Krizan. So correct, nakuha niya, tama, class. Yung mga robotics. Alam niyo ba, sa Japan, sobrang daming hotel, pinapractice nila robots yung magsaserve. However, there are times na, syempre robot yan, ang tawag dito, class, naka-program. So, naka-program yan. So, pag namali yung program mo or nagkaroon ng problema, imagine, saservan ka ng robot, tapos yung isaserve niya sa'yo, ramen, na sobrang kumukulo. Tapos biglang tumapat sa'yo, nasira yung program niya. Bigla niyang naihagis sa'yo. So, that's cause risk or insecurity sa guest or yung safety na pe-prejudice. So yung tinatawag nating disruptive technologies, may kakayahan siyang makasira ng isang business natin or ng isang products and services natin.
Next, environmental factor. So, mga nangyayari sa paligid natin, sa environment natin. So, ano mga dapat nating tandaan or features? Una, climate. Yung mga bagyo na pumapasok sa bansa. As a hotelier, as working in the tourism and hospitality industry, our client is mostly enjoying summer. So, pag hot season or rainy season class, minsan bibihira talaga yung nag-check-in, bibihira yung nagte-travel. Kasi nga, merong bagyo, merong malakas na bagyong paparating. So, kailangan malaman mo yon. Ilang bagyo ba papasok sa isang taon? Kailangan ko yung alamin. Kasi, kailangan mong i-plot yung mga strategies mo na gagawin mo. Or yung mga contingency plan na gagawin mo just in case dumating yon. Next, topography. Pag sinabing topography, ano ba yung klima sa lugar kung saan ka magtatayo ng business? For example, ang topography ng tatayuan mo sa Sahara Desert, deserto yon, tapos magtatayo ka doon ng barbecue shop or barbecue business. So imagine, hindi siya connected. So kailangan alamin mo, ano ba yung klima or ano ba yung topography or ano ba yung land or yung environment doon sa place? Cold ba? Summer ba? Humid? Or normal? So yun yung tinatawag nating topography. Next, country size. Gano'ng kalaki yung bansa na pag-iinvestan mo ng products and services mo para sa business mo? Baka yung bansa mong magtatayo ka ng, for example, clubs. So gusto mo mag-party-party clubs. Eh ang tatayuan mo, for example, Peru. So yung Peru, very maliit lang siya or very small country lang si Peru. Meron lang siyang 1 million population. Now, sa 1 million population, ang millennials lang ay 200,000. But not all millennials are extrovert. Yung iba ayaw mag-party-party. So sa tingin mo ba, ma-return of investment mo yung kikitahin mo? So yun yung tinatawag nating country size. You should consider the country size. Next, infrastructure. Pag sinabing infrastructure, maganda bang tayuan ng mga buildings or ng mga establishment yung lugar kung saan mo siya itatayo? Baka muddy or mabuhangin, mabato, lumulubog, malapit sa dagat, malapit sa disyerto. So hindi siya magandang tayuan. So kailangan mong i-check yung mga places kung saan dapat itayo yung infrastructure. Or for example naman, sa Vatican. Sa Vatican or sa, hindi, ibahin natin, sa paano ito, sa Spain. Sa Spain class, ang Spain ang architectural capital of the world. Tandaan nyo, Spain is the architectural capital of the world. I am hoping that all of you class are taking down notes because not all questions na lalabas sa midterm natin ay makikita nyo sa PowerPoint presentation. Okay, so yung mga tinatanong ko sa inyo randomly, lahat yon lalabas pero wala sa PowerPoint presentation natin. Okay, so pag sinabi natin, for example, sa Spain, so si Spain, architectural capital siya of the world. Now, si Spain, meron siyang rules and regulation ng dapat mo lang itayong infrastructure. Dapat sundin mo yon. Eh, ang gustong infrastructure ni Spain, eh, dapat mga Gothic style lang. Eh, ikaw, ang gusto mong infrastructure, eh, mga stadium type. Yung mga structure na plain lang or minimalist. So hindi ka pwede doon kasi ang gusto ni Spain is Gothic, maraming curbs, maraming arcs. So yung tinatawag nating infrastructure. Next, availability of natural resources. So meron ba dong tubig? Madami bang tubig doon? Yung coal or yung uling ba? Marami doon? Yung oil available ba? Yung sunlight, yung lightings, so available ba? So kailangan tingnan mo kung yung mga natural resources na kailangan mo sa business mo ay available kung saan mo siya itatayo. And lastly, legal factors, very simple. Ito yung mga batas or legal system na umiikot sa bansa na yon or sa lugar na yon. Na for example, doon ka magtatayo, ano yung mga batas na kailangan mong i-consider? Una, competition laws. So for example, merong batas sa Mexico class, sa Mexico merong batas doon na sa isang barangay dapat dalawa lang ang nagbebenta ng milk teas. So meron silang ganong batas, competition laws. So yun yung tinatawag nating competition laws. Next,
antitrust laws. Pag sinabi nating antitrust laws class ay yung you are getting one legal attorney and then siya lahat yung mag-a-apply ng documentations mo or ng permits mo. So merong mga bansa na ganun, ayaw nila. Gusto nila ayaw nilang magtiwala sa isang tao lang. Gusto nila each representative per department kung saan connected yung i-apply na permit, sila yung mag-a-apply. So iba-ibang tao dapat. Next, environmental regulations. Doon ba sa tatayuan mong lugar or sa tatayuan mong business, meron ba silang rules doon na bawal kang magtayo ng infrastructure na walang solar panel? Or dapat yung natural lighting yung gagamitin mo? Or dapat bawal kang magputol ng puno? Bawal kang may tabo ng lupa or tubig? So yung tinatawag nating environmental regulations. Next is consumer protection laws. Pag sinabi nating consumer protection laws, meron bang rules and regulation na pinoprotektahan yung mga mamimili? For example, bumili ka ng depektong produkto, gusto mong ibalik. Meron ba doong batas na gustong ibalik ng customer mo yung nabili niyang defective sa business mo? Meron bang batas na nagpoprotekta sa mga ganong buyer? Kasi for example, kasuhan ka ng buyer. Kasi nga alam niya na may protection law siya. So ikaw as a business, kailangan mong galingan. Kailangan mong ibigay yung good quality sa business mo. Kasi pag binigyan mo siya ng bad quality service, pwede kanyang kasuhan. Kasi alam niya na meron doong poprotekta sa kanya as a buyer. Next, occupational health and safety requirements. Class, sa industry natin, yung occupational health and safety requirements, every quarter nagte-training lahat ng nagtatrabaho sa industry natin. So kami, every quarter nagte-training kami. Anong dapat gagawin pag nag-work ka sa kitchen? Dapat meron kang hairnet, dapat naka-kitchen attire ka, meron kang gloves, meron kang sanitizer, meron kang nakatali yung buhok mo. Next is, for example, kapag nagtatrabaho ka sa kitchen, dapat meron kang health certificate na dapat HEPA-B cleared ka. Wala ka dapat HEPA-B or HEPA-A. Basta yung mga nakakahawang sakit or nakakatransmit na sakit. So, dapat wala yun. Next, safety requirements. Dapat meron ka laging PPEs or protective equipment sa katawan mo. For example, you are working as a housekeeping. So, as a housekeeper, maglilinis ka ng isang kwarto, specifically CR. So, syempre, pag naglilinis ka nun, meron kang hawak na mga chemicals. Dapat meron kang face mask, may face shield, may gloves. So, yung tinatawag nating occupational health and safety requirements. Next is merger and acquisitions laws. Pag sinabi nating merger and acquisition laws, for example, you created a laws or a rules and regulation on your one hotel. Dapat lahat ng rules and regulations na yon gumagana sa lahat ng co-brands mo or sa other businesses mo. So dapat na merge siya or na-acquire siya ng other businesses facilities mo. Hindi pwedeng sa business A pinapatupad mo, sa business B mo hindi mo pinapatupad. Dapat lahat pinapatupad. Next, data protection. Data Privacy Act, meron tayo nan class. So yung mga nakukuha mo bang information ng client mo, halimbawa magbubuking sa hotel, si client mo si sir, tapos may kasamang babae. Di ngayon, sinama niya, nag-check-in sa hotel. Siyempre, ikaw front desk agent, may lumapit sa'yo. Dito po ba nagbubuk, dito ba nagbook si Mr. Sanchez? So alam mo, dito nakabook si Mr. Sanchez. Sabi ng babae, I am his wife. My question is, sasabihin mo ba na doon nakabook si Mr. Sanchez? Class? No. Okay, so hindi mo siya sasabihin kasi data protection. Once you accepted his payment, sino ang customer mo? Si Mr. Sanchez or yung asawa niya? Si Mr. Sanchez. Okay, so si Mr. Sanchez kasi wala kang pake kung sino yung kasama niya sa room, kung asawa niya man yun or hindi. Dahil yon ay protection nila, data privacy nila yon. So bahala yung asawa niya na umalam. Hindi mo pwedeng sabihin yung rooms, hindi mo pwedeng sabihin sino yung kasama. One of my classmates in college class, sabay kaming nag-work, first job namin sa Manila Peninsula Hotel, sa Makati. So ang work namin doon ay front desk agent. ang
ang client namin nag-book ng isang function hall. Yung function hall na yon, doon gaganapin yung kasal niya. So, syempre, wife ay, ano tawag ito, groom tsaka bride. Now, nagsistart na yung ceremony. May lumapit. Siya yung naka-accept nung customer. Sabi nung customer, may I know saan po yung ballroom ng ni groom ito tsaka ni bride ito, yung name. Sabi nung classmates ko nung college, ma'am, why po? Sabi niya, I just want to attend. So, tama yun na tinanong niya na why. So, ngayon yung classmate ko, okay, sige po. Tinuro niya class, yung ballroom. Now, class two, true story to ha. Now, class, pagturo niya ng ballroom, alam niyo ba, pagdating niya doon sa pagpasok doon, pinastop niya yung kasal. You can ask me why. You know what? Why? 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 Okay. Sige. Kasi yung babae na umattend doon sa kasal, third party siya nung groom. Nabuntis niya yung babae na yon, class. Now, syempre, nag-tantram si wife. Nabigla lahat. Sobrang kagulo yung nangyari sa hotel. So that's the effect or that's the consequences of your wrong actions. My classmates terminated. Kasi class, prior the kasal, prior the event, binibigyan kami as a front desk agent ng list ng attendees, di ba? Kapag a-attend ka ng event. So kung wala dun yung name, bakit mo siya i-allowed? Or bakit mo ituturo sa kanya kung nasan yung location ng place? So it creates chaos. So nagkaroon ng gulo, ng away, nasira lahat. So that's what you call data protection. So you don't care ano yung problema nila sa kanila or sa sarili nila. As long as you are doing your job, you are doing your part, you are not violating any rules and regulations, safe ka. Pero yung ginawa mo nung yun, class, that's ano-ano yun, data protection. So hindi mo siya sinunod, so ligwak. Terminated yon, walang hearing, so automatic terminated. So that's what you call data protection, class. Last, copyright and patent laws. Pag gumawa ka ng example ng isang batas sa business mo, pwede mo pa ba siyang ipa-copyright or ipa-patent na hindi siya pwedeng tularan ng ibang business? So, kailangan mo rin yung tingnan kung merong rules ang gobyerno kung saan nakatayo yung business mo. Sorry, meron pa pala. Liabilities. Pag halimbawa may utang ka sa banko or sa business mo, nagmutang ka ng kapital, syempre may utang ka. Now, gaano katagal or meron bang mga contracts na ino-offer for liabilities na kailan yung terms, paano yung contract, ano yung mga nakasulat na requirements. Or for example, you are serving your clients. Ano yung mga liabilities mo sa client mo? Na during their stay, ano yung responsibilities mo sa kanila? Ano yung dapat mong gawin? So that's what we call liabilities. Next, manufacturing standards. Pag sinabing manufacturing standards, pag magpuproduce ka ng products and services mo, kailangan mo pa ba siyang ipa-accredit? Kailangan mo pa ba siyang kumuha ng permit katulad ng for example DOT accredited or ICC accredited? So yung hotel mo ba kailangan accredited ng DOT or hindi na? So yun yung tinatawag nating manufacturing standards. Next, labeling regulations. Sa hotel mo kailangan ba may mga karatula sa swimming pool kung ilang feet? Sa restaurants, dapat may mga signages. Sa rooms, ano yung mga do's and don'ts. So, yun yung tinatawag nating labeling regulations. So, that's it. That's the end of our discussion. Any questions?